Piper. Mga Piper. Ang low niya po is puti. I mean, ilaw. Atas. Mga idol, magandang araw po. Dito tayo ngayon sa RM LED Bracket para sukatan naman natin yung Suzuki Boltman. Yun o. Ayan, dito tayo ngayon sa production area ni Sir RM LED. Mapapansin yung paligid natin. So yan mga idol, ito ready na po para sa RM LED Bracket natin. Paluto na. So, nasilip na rin ito ni Sir RM. Bali, ang pinakakapit po nito. Ayan, buksan mo natin yung ilaw. Pinakakapit natin ang RM LED bracket. Dito talaga si Sir RM nagpapakapit yan sa chassis na yan. So meron tong suporta kabilaan. Kaya paluto na po ito. Sasalang na. So tayo, andito naman tayo para i-vlog na rin natin kung paano magbaklas ng kaha, paano magkabit ng mga auxiliary light. Yan. Siyempre si Sir ito, meron ng naka-ready na ikakabit natin. Ito yung pangmalakasan. Yun eh. Atom Nitrator. So ang kagandahan dito kay Atom, meron na siyang sariling harness. Yan oh. Yun. So ngayon, bago tayo mag-umpisa, backlashin muna natin yung kaha para sa installation natin ng auxiliary light. Yan mga idol. Yan mga sir, mga idol, dito tayo mag-uumpisa sa pagbaklas. Ito lang naman, mabait baklasin to si Bergman. So pag mag-wiring tayo dito, itong dalawa na yan. Kasi dito naka-install na rin yung busina. Eh yung ano niya, battery. Kaya madaling mag-install ng mga wiring connection. So ito, yung B-type niya, ito lang ang kakalasin natin. Kakailanganan natin din ng allen. Ito yung size ng allen niya. Hindi natin kabisado yung sukat nito. Yung dalawa na yan. Pag nabaklas natin yan, tatanggal na yan. Siyempre, yung cameraman natin. Pakita muna natin yung cameraman natin. Yun, oh. Walang dalawa. Ito po, kaya dito, pag natatanggal tayo ng mga kaha, meron tayong plastic tools na ganito. Pero ito, malambot lang naman. Push lang natin pa baba. Yun, oh. Pababa lang. Kasi ito yung mga lock nila. Kahit huwag na tayo magsungkip dito kasi mapuputol pa yung mga clip na yun. So yan dito mga sir, pag natanggal na natin yung B-type niya, yan na yung bubungad sa atin. Battery, so nandyan na. Dito na yung mga, yung flasher relay. Ito, nakaabang na to para sa diagnostic ng, alam ko sa computer to. Yan na. So pagtanggal naman ito, ito buo natin, babaklasin yan. Yung cowling na yan. So mga tatanggalin natin. Ito, yung dalawa na yan. Pero ito na yung pinakahuli nating babaklasin. Nine muna natin dito sa dalawa. Ito kasi si Bergman, wala tayong makikita rito ng mga tornilyo. Nakatago. Yan o. So ito, bali ang gagawin natin dito. Gamit yung plastic tools natin. Iaangat lang natin to. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo baklasin ng buo. Meron ditong push. Yan, may push pin yan kabilaan. Tanggalin nyo. Pero tayo, isi-shortcut lang natin to. Pwede naman to. Iangat lang natin to para makuha natin yung tornilyo rito. Sa dyan, kabilaan po yan. Then dito sa baba. Ayan, kung mapapansin nyo. Inangat ko na yan kanina. May dalawa rin na tornilyo dyan. Sa dito sa gilid. Tsaka yan sa yung gitna na yan. Kabilaan din po yan. Sa loob, wala na yan. Ayan, ganun din sa kabila. Pakita natin kabila. Iaangat natin dito. Ayan. Tapos, makukuha natin tornilyo dito. So, ganun din dito sa side na to. Dito sa baba, yung tornilyo lang dito ang tatanggalin natin. Tapos, maangat na natin yan. Pabubukan na natin yan. Ayan, ang kabilaan. Ayan. Ito yung tatanggalin natin dito. Para maangat natin to. Yun. Tanggalin muna natin mga tornilyo. Yan, dito muna tayo. Gamit natin to. Kaya niangat lang natin yan. Lardingan lang natin.
patulak naman papunta doon. Pag naangat na natin ang tornillo rito, dalawa. Kabilaan. Ayan. Ganun din sa kabila. Dito. Ganun din. Kabilaan. So after nyan, dito naman tayo sa baba. Ito, tatanggalin natin dyan. Tornillo. Then, hila pa. Hila pa labas. Pero naman tornillo dito yan. Kung mapapansin nyo, tinanggalan natin tornillo dito para mapabilis yung video natin. Yan, isa dyan. Tsaka ito sa dito sa side. So pag natanggalan natin kabilaan, dito na tayo sa gitna. Yan, dito na tayo sa dalawa. Ito yung huli natin tatanggalin para may tagahawak pa rin ang kaulin. Yan o. Yan, next natin. Tatanggalin natin siya ng buo. Ito pala. Last mo ang hindi ito may nakakawit dito. So ito pala meron nakakawit yung kabilaan. Iaangat lang natin yan. Kabilaan. So pwede natin hilahin ito ng buo. Malambot lang naman ito. Yung mga sakit mo yan. Ito yung sa headlight. Paangat. Paangat. O sila to. Yan o. Signal light. Mga color coding naman yan. Dalawa. Then. Sambo siya. So ito, yan, yan na yung nakabungad. Natanggal na natin yung cowling. So dito, bali tayo magpapakapit ng rendered bracket sa chassis talaga yan. Eto. Kita ba? So yan. So ang gagawin natin mga idol. Ito, kapag mag-install tayo ng rendered bracket, dito, ililipat natin yung position yan. So unahin natin to, ilipat muna natin to. Dito lang naman yan. Re-release natin to, lilipat natin dito. Yan, may mga nakaabang naman na butas. Yan, ito tatanggalin natin. Lipat natin to. Yan, wala naman tayong gagawin na. Itataob lang natin. Ito. Palitin nyo lang yan. Kasi may clear yung wire ni Bergman. Wala namang ano yung sa wiring. Ito pa rin yung stock niya. So pali ito, may iba lang, mag-additional lang tayo ng nut sa loob. Yan. Tutok natin yung nut. Then ito na yung gagalawin natin. Pag naipasok na ipakapit na natin, pwede mo nang hilahin yan. Ipitan na natin. So ito na mga idol, wala tayong ibang naging ano naman. Pinalit lang natin. Ang purpose natin, kasi dito natin padadaanin yung brace ni RM LED bracket. Poporma dito yan, pakabila. So yan mga idol, yan lang. Yung ginawa nating nabago. So ngayon mag-install muna tayo ng wiring nung
atom natin. Yun o. Yan, ito yung pinaka-harness niya, yung atom na ito nito. Yan, may balas na siya. Ito yung three-way niya. Kagandaan dito, kabila na yan. Dito yung regular na on-off niya. Sa kabila yung passing light. Yan o. Galing, ganda. Pinag-intay na lang po siya. Sa connection nito, ito lang naman. Hindi na kayo maliligaw. May sariling fuse box na rin siya. Yan, understood niyan. Pag black, negative, positive sa papunta sa ano to, dati ng battery. So, ito yung accessory square niya, dilaw. So, napakadaling i-install. Unbox naman natin itong isa. Yan o, ganda. Box pa lang, panalo na. Atom po yan, atom. Yun o. Boom. Panalo. So, plug and play lahat yung ilaw niya. Papunta rin sa harness. Yan o. Ito yung pinaka-balas niya, may printer. So, meron na siyang balas, may harness pa siya. Pinaka-motor niya. Okay, connect muna natin to. Mag-wiring muna tayo. Kasi yung pinapasok ko ni Silvertus yung cable ng switch. Ito lang mga idol ang ginagawa namin para hindi na tayo magbukas nito. Nagpapasok mo lang tayo dito ng kable para dudukutin na lang natin. Yun yung dulo ng kable, saka natin i-attach dun sa pinasok natin na ipapasok natin. Ilay na lang natin sa T-Max na bago sa T-Max. Hindi mo na bago yung TV 550 pa rin. So, mga idol, ito nilalatag natin yung harness ng ilaw. Plug and play naman ito. Kaya lang itatago natin ng maayos yung mga wire. Sari mo magalat naman. So, ito na mga idol, na ilatag na natin yung harness ng atom night repair. So, andito yung balas niya. Ayan, andito naman yung pinaka-harness ng switch. Dito, plug and play lang naman yan. Yung black sa negative, pula sa positive. So, dito may sariling fuse box. Ayan. So, yung accessories wire ng atom, itong kulay dilaw. Ayan, kukuha tayo dito sa Bergman. So, yan mga idol, dito tayo kukuha sa mga nag-i-install po, mga nagdi-DIY ng mini driving, laser gun o kahit anong auxiliary light. Sa Bergman, dito tayo pwedeng kumuha, lalo pag mga under warranty pa yung motor nyo. Ito yung socket natin ng headlight, pwede tayong kumuha dyan. Ayan, mapapansin mo yan yung pinagtanggalan natin ng male socket. So ang gagawin natin, ilalabas natin itong kulay puti. Ayan yung kulay puti, pawak nga ako doon. Sa mail socket po yan. Sin, gagamit tayo ng long nose tsaka itong pang tulak ng pin. So dito sa loob na yan, tutukan mga talong. Yan, sa mga ganitong socket. Ayun, mayroong pinakalak ng pin yan. Tataas lang natin yon. Kita ba? Gamit to. Tutulak natin yon. Pag natulak mo yon, saka natin nilahin. Yan.
Dito na tayo mag-coconnect ng accessories wire. Para wala tayong puputulin. Para hindi kayo mahirapan ito, pwede nyo ilabas yan. Ganun ulit. Ilan naman dito. Ilalabas natin yan. Para hindi kayo mahirapan. So, pag-connect nga ito. Ito na yung accessories wire. Yung mag-connect na natin. Ayan o. Dito na tayo go-connect yan. Ayan. Dami tayo ng electrical na manipis. Yan, binalik na natin. Tutulak lang natin yan. Yan, hindi naman halatang may nakajump yan. So, yan na mga sir. Ito na, naikabit na natin yung balas ng ilaw. So, ngayon, bali na unahan natin si Sir RM ng installation. Nag-install na tayo ng wiring. Hindi pa na-assemble si Rarim yung ano, bali waiting na lang tayo ngayon sa bracket. So yan, naka-ready na yan. Ito na siya. So na-connect na natin siya. Yan mga idol, na pakita naman natin yung kinuha na natin ng for the first time natin na unahan si si Rarim ng installation. Mas nauna ngayon yung wiring guys sa bracket. So ito. Yan ang mic work. Yan si Sir Rarim. Yan ang mic work, nauna lagi. Naunahan natin. So dito nakapaglagay na tayo ng 3-way switch. Stock po lahat 'to ni ano ni Atom. Yan ang kagandahan kay Atom. Plug and play na lang po siya. Hindi na tayo maliligaw. Ayun. So may mga brand 'yan, Atom yung switch, Atom yung ilaw. Ayan. Siguro hindi naman luma na sa inyo yung Atom. Talagang quality 'yan. Pagdating sa mga socket, ayan oh. So itong kulay pula na 'yan. Ayan na 'yung sa papuntang positive. So hindi lang halata pero naka-install na po yung wiring niyan. Sample natin. Ayan, pipindutin ko yung switch. Yung low niya puti. Ayan. Itong isa na to, hindi pala siya momentary switch. So pag release natin yan, mag-on na yung sabay na. White and yellow na. Hawakan natin. Yung isa lang, pakita natin. Ayan, hawak natin. So, ito yung low niya. Low, high beam, ilaw. Renestan natin itong ano. Ito. Yan. White and yellow na po yan. Pwede na rin namin maging passing to. Soft touch lang siya. O, ganun lang natin. Hindi, wag lang natin ituloy. Okay, kahit ganun na. Pwede na. So ito, kahit nakabukas yung puti niya, pag pinindot natin yun, ilaw yung dilaw. Ganun din, kahit naka-on yung dilaw, yan, gagana pa rin po yung puti. E passing, parang passing na rin siya. So ang horn nito is stock lang. So yan nga mga idol, bali ito, naka-standby na lang tong unit na to. Okay na yung wiring niya. So waiting tayo sa RM LED bracket. Nasa production tayo. At sa production pa yung RM LED bracket natin para sa Borgman. Okay. And dito, habang sinusukatan ni Sir RM, yan, naka-standby na yan. Yan, dito na yung battery ng Borgman. So yan mga idol, ito lang muna yung tutorial natin kung paano magbaklas ng kaha, paano tayo mag-install ng mga auxiliary light, busina. Ito pala yung mga maglalagay ng busina, no? Pakita na natin. Itong part na to, maluwag po yan. Ayan. Marami naman nag-install na nito, pero para dun sa mga nag-DIY, dito pwede tayo mag-install dito ng busina. Ito, yung part na to, hindi naman gumagalaw yan. Pwede kayo magpa-bracket dyan ng
sa busina. Dito pwede rin. Pinagtanggalan ng busina na yan. Palikod na lang, lagay na lang kayo ng flat bar bracket na. Maluwag yung space dito ni ano, ni Borgman. Kahit nga yung Europa, kahit sa dyan. Yun, no? Mga idol, na ipakita na natin paano magbaklas ng kaha, paano tayo maglatag ng wiring. So, ibabalik na muna natin yung tolling yan. Para pag sinukatan ng RM bracket, makikita na yung allowance. Ayan mga idol, ito na yung naka-ikabit natin dito. Standby tayo sa RM lead bracket. For the meantime, ito muna yung bracket natin. Bibidyoan muna natin dahil naikabit naman na natin yung ilaw. Yan, yung bracket natin bang to. Atom night repair po yan. Yan o. Sige sir, pa-on nga ako ng makina. Check natin yung function ng ilaw. Siguro mga by Friday sir, yan o. Mga Saturday yan, mabibidyo na natin ito ng kasama na yung RM lead bracket. So yan, patry ako ng output ng ilaw, low beam nung night repair. Ang low niya po is puti, high beam. Ilaw, lakas. Ayan o. Yun sa may passing niya, papindot ako. Then pagka pinindot natin yung passing natin, sabay na yung ano, white and yellow na siya. Pero pwede rin siya maging passing. Smooth touch lang siya. Yun o. Yan mga idol, ito for the meantime, ito muna yung video natin dito sa Borgman 125. 125 to kuya.